Pagkat alam natin, sapat ang Diyos, katulad ng mga ibon, di na naghahasik o nag-iipon, subalit ang biyaya ng Diyos ay laging sapat sa kanila. Kaya nga ang mga ibon, minuminuto humuhuni. No? Sila ay umaawit. Ang uni nila na tweet-tweet-tweet ay isang papuri sa Diyos sapagkat kinikilala nila na ang kanilang Creator ay sapat sa kanilang mga buhay. Sa umagang ito, tayo po ay sama-samang manalangin, tayo po ay sama-samang magpasalamat at kilalanin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Panginoong Diyos, salamat po sa isang napakagandang umaga. Isang umaga na sa pagkagising pa lang po namin ay nakikita namin ang kasapatan mo sa aming buhay. Ang kalakasan ay patuloy po namin nariregain, Panginoon, sa pagkagising po namin sa umaga. At ito ay ipinagkaloob mo sa amin simula pa po, Panginoon, nang nilalang nyo kami. Ang kalakasan ay hindi nagbago, Panginoon. Ang kalakasan ay hindi kumupas pagkat ang pinagmumulan nito, Panginoon, ay mula sa inyo. Lord, salamat po sa lahat ng bagay na aming nararanasan ngayon. Pagkat kinikilala namin ang lahat ng ito ay hindi galing sa aming kalakasan o karunungan, bagkus galing ito sa inyong pag-ibig. Ito ay bunga ng inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin na nilalang nyo. Pag-ibig sa bawat Panginoon na kumikilala sa inyong pag-ibig at sa inyong walang maliw na pag-ibig sa amin. Sa inyong pagmamahal, sa inyong kasapatan sa aming mga buhay. Sa inyong katapatan, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, magkakaloob kami nang hindi na kami mag-iisip kung ano ang bukas, nang hindi kami mag-iisip kung ano meron kami bukas, pagkat isa lang po ang kasiguruduhan sa aming mga buhay. Lord, Ikaw ay sapat sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ang pag-ibig mo ay patuloy naming magiging pundasyon, O Lord, isang pundasyon na kung saan hindi kayang gibain ang anumang pangamba na nakikita namin sa mundong ito o nararanasan namin. Pagkat ito, Panginoon, ay mapapalitan ng pag-aliw, ng pag-comfort at higit sa lahat, Panginoon, ng kagalakan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Masaya po kami na kinikilala namin ang inyong pag-ibig. Sama-sama kami, may iisang puso, Panginoon, isang kaisipan na kung saan ang lahat ng mayroon kami ay galing sa inyo. At kami, Panginoon, ay magiging sapat sa lahat ng sandali, anuman ang sitwasyon, anuman ang mangyari sa mundong ito, sapagkat Ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na mayroon kami. Salamat, O Diyos! Pinupuri namin kayo, dinadakila sa aming mga buhay, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So sa ating pong mga kapatid na nasa tahanan, ang ating pong mga kaloob, kung di po tayo nakakarating dito sa EMT, ipadala po natin sa ating mga cell leaders, o kaya po kung makakadaan tayo sa young builders, nandoon po ang ating mga kapatid na pwede po nating ibigay ito. Gayon din po sa ating Facebook page, nandoon po ang mga account numbers na kung saan pwede nyo po itong i-deposito. Sama-sama po tayo nakilalanin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Good morning po. Praise God. Amen. Salamat po. Thank you very much. Amen. Alright, good morning. God's good. Amen. Alright, so God's heartbeat for Israel. So ang pintig ng Diyos sa bansang Israel, ito rin po ay pintig ng Diyos sa buong mundo. Pintig din ng Diyos sa maraming mga bansa. Alright? So hindi lang po ang Israel ang pagpapalain, kundi ang Israel na pinagpala ng Diyos ay kasama rin na pagpapalain din po ang maraming mga bansa. So tinawag sila, hindi lang para sa kanila, kundi tinawag sila para sa maraming mga bansa. Okay? So ang ating topic ngayon, God's heartbeat for Israel, the promised land, an everlasting possession. So ang Diyos ay meron pong pangako sa bansang Israel. Para sa ganun din po, sa maraming mga bansa ay makita nila na mayroong Diyos na handang magpala sa kanilang bansa, na hindi lang sa bansang Israel. Ang Israel ang siyang instrumento ng Diyos. Isa siyang halimbawa na ibinigay ng Diyos sa maraming mga bansa. Sila ang magiging asin at ilaw, ang isang bansang may tunay at pagkakilala sa Diyos. Kaya po sa Diyos ng bansang Israel, ang kanyang pintig
ay bigyan sila ng isang lugar, isang bansa na lupain na masasabi nilang ito ay sa kanila at ito nga po ang promised land at ito'y everlasting possession. Habang sila po ay nabubuhay, ang bansang ito, ang Israel, ang promised land ay sa kanila. At ang ibig sabihin po ng promised land ay Eden. Ang ibig sabihin ng promised land is a paradise. So kaya po ang kung titignan natin ang magandang layunin ng Diyos sa buong sangkatauhan, lagi niyang ibinabalik sa Book of Genesis. Kung ano yung original na layunin niya sa tao ay nais niyang ipanumbalik sa buhay ng tao. Kaya po, ang promised land na ito, it is a Eden. Kaya nga alam po natin yung Garden of Eden, paradise, yan po ang pangako ng Diyos sa bansang Israel na ito ay anino sa marami mga bansa na sila rin ay pinagkalooban at sila rin ay pagpapalain ng isang lugar, is a Eden and also a promised land. At napagtibay po ang lugar na ito, 1948, na kung saan ay maraming kumukontra, ang Israel ay hindi, wala silang karapatan para kanilang kunin ang lupaing ito. So nagkaroon ng maraming debate sa United Nations after World War II. No? Tunay nga po, sila ay na-vindicate kung anong sinabi ng Diyos that this is an everlasting possession na ibigay po sila, na ibigay po ang lugar ng Israel, ang promised land sa kanila at ito'y napagtibay noong 1948. Kaya po ang Pilipinas, kapag pumunta ng Israel ay wala pong visa dahil siya po ang nag-break sa voting. No? Ang bansang Pilipinas ang nagkaroon ng breakthrough yung voting sa United Nations. Kaya po tayo po'y malayang makakilos, makagawa sa bansang Israel dahil tayo po ay kanilang tinatanaw ng kanilang utang na loob na dahil sa Pilipinas ay sila napagtibay po ang everlasting possession that the nation Israel ay na-establish sa buhay po nila. Alright? So, now, tignan po natin. In Genesis chapter 12, na si Abraham ay tinawag po siya sa Ur. At ang Ur ay nandoon po yung Mesopotamia, the Babylon. Ito po, no? At doon yung Tower of Babel, no? At mula doon ay nag-spread ang mga tao, no? Dahil po ang Diyos ay nais niyang i-save ang humanity. Ayaw niya na sila po ay magkumpol-kumpol at sila ay magmalaki sa kanilang kaalaman na abutin ang Diyos. Kaya po sila ay na-spread at nagkaroon sila ng iba-ibang lingwahe. And out of that scattered people, kailangan ang Diyos ay pumili ng tao. Para sa ganun po, sila ay gamitin ng Diyos o gamitin ang pamilya na ito para sa sila po ay maging instrumento ng Panginoon para sa kanyang pagpapala sa buong sangkatauhan. So from Ur, si Abraham ay pumunta po siya ng Haran. Kung titignan po natin, ito po yung Haran. Alright? Wala yata. Alright? So nandoon po na si Abraham. Okay? Ay nag-settle po siya sa Haran ng 40 years, no? From Ur ay pumunta po sila ng Haran. At dito po ay nagstay po si Abraham ng 40 years samantalang ang gusto ng Diyos from Ur ay pumunta po siya sa Kanaan. Subalit nagstay po si Abraham ng 40 years. At the age of 75 years old, no, si Abraham ay doon po siya pumunta ng Kanaan. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, umalis ka na dyan. No? Hindi yan ang plano ko sa iyo.
Hindi yan ang comfort zone ng Diyos para sa iyo. Go to the promised land. Go to Canaan. So the age of 70 years old, Abraham, no, went to Canaan. At siya po ay nagsettle po sa Shechem. Okay? So doon po, si Lot ay nakasama niya dahil namatay po ang kanyang tatay doon sa Haran at ganun din yung kapatid niya na si Nahor. O si Haran din ang pangalan po niya. So dito po sa pagsisettle ni Abraham at Lot ay nandoon po yung pagpapala ng Diyos sa kanila. At nag-aaway na po yung mga tauhan po ni Lot dahil sa sobra ng kanilang mga tupa ay parang kokonti na lang ang kanilang nakukuhang pagkain. Kaya nag-separate na tayo, sabi niya, ni Abraham. At pumili ka, sabi po ni Abraham, kung anong gusto mo. At napunta po si Lot na pinili niya ay sa Sodom at Gomorrah. And then in chapter 12, no? So doon sa chapter 12, makita po natin na nagkaroon ng severe famine dito po sa Promised Land. Sa lugar po ng Promised Land, nagsettle si Abraham sa Shechem. At dito po, nagdidepende po ang lugar na ito doon sa ulan. No, alam natin tayo yung mga magsasaka na meron pong lugar na kung saan ay nakadepende lang sa ulan. So kung walang ulan, hindi ka pwede magtanim. Alright? Hindi katulad po ng Egypt. Meron po siyang tuloy-tuloy na daloy ng tubig. Kaya ang Promised Land naman sa Pilipinas ay ang Mindanao. Kung titignan po natin, ang Mindanao is a landmass. Alright? At kapag napunta ka doon, nung ako po ay nagstay ng ilang araw po sa Mindanao, lahat po ng mga agriculturists na graduate po ng UP Los Baños halos nandoon. Dahil fertile po ang lupa. No? Mataba ang lupa, maraming tubig, at kung titignan nyo yung mamasapano, no? Yung tubig doon hindi nawawala. No? Dumadaloy, no? All seasons. At tignan nyo naman po yung paligid ng mga masapano, daming halaman, daming damo. So ibig sabihin, fertile. At konting bagyo ang dumadaan sa Mindanao. Kaya po, it is a promised land. Kaya po sabi po ng isang Hapon, give me Mindanao and I will feed the world. Kaya kung magkakaroon lang po ng katahimikan sa Mindanao, ay talaga naman po ang Mindanao ay punong-puno ng kasaganaan. Kaya mga prutas po doon, no? Yung mga banana, we are the second largest producing of banana in the whole world. Kaya po yung mga kinakain nating banana, yung po yung mga reject galing Mindanao. Kapag punta ka ng ibang bansa, yung pong quality na banana ay nasa kanila at wala sa Pilipinas. Alright? Kaya po, sa gagawan ng tao, no, ay meron pong ganong pangyayari. But then, in this land, no, yun nga po, na balik po tayo sa Canaan, ay nagkaroon ng severe famine. No? At ang severe famine na ito, kung titingnan natin, this is a promised land. Ba't ganon? Dito ako tinawag ng Diyos, ba't nagkaroon ng famine? Ha? Kaya kung titingnan po natin, no, ang Diyos ay meron pong kaparaan na hindi kaparaan ng tao. No? Sometimes, we are following the Lord, like Abraham, but then in the middle of our journey, eh, there is famine. There is problems, there is persecutions, no? There is poverty, there is sickness. But then, si Abraham po ay pumunta ng Egypt. Alright? So pumunta po siya ng Egypt at nagstay po siya sa Egypt ng 4 years para po mapalipas yung famine doon po sa Promised Land. No? So ibig sabihin ba, mas blessed yata ang Egypt kaysa yung Promised Land yung binigay ng Diyos? Pero God has a plan na kung saan si Pero ay nalaman niya na mayroong Diyos si Abraham. Dahil nung kinuha po ni Pero na si Sarah at the age of 66 years old, na maganda si Sarah at the age of 66. Meron na po ba 66 dito? Maganda pa rin si Sarah. At nung pumunta po uli si Abraham, no, sa ibang lugar nung karoon din ng famine, 99 years old naman po si Sarah. At kinuha pa rin si Sarah.
Dahil maganda pa rin si Sarah. Ha? Okay? So in this place, Egypt, ibig sabihin, mas blessed ba ang Egypt kaysa promised land? No. Ang isang tao na mayroong pangako sa Diyos, he is blessed. Kaya nung nag-stay po si Abraham dito, ipinakita ng Diyos na si Abraham ay may Diyos na buhay. At ganun din ang lahi po ni Abraham. Alright? So, wherever we go, sabi nga po ng Deuteronomy chapter 8, we are blessed. So, hindi ibig sabihin kung sa lugar na yon ay binigay ng Panginoon, ay sometimes there is an effect. Dahil si Abraham, maraming sagot po doon, si Abraham ay stranger pa dahil bago pa po doon sa promised land. Dahil mayroon na po siyang dinatnan ng mga tao doon. At naapektuhan po siya. Dahil ang mga taong nandoon ay mga pagan. So lahat ng mga nasa paligid sa promised land, no, ay mga pagano. Wala silang kilalang totoong Diyos. Kaya nga tumawag ang Diyos ng isang tao at ang isang pamilya para sa ganun ipakilala ang tunay na Diyos. At dito po, sa kabila ng siya po ay tinawag sa promised land, ay pumunta po siya ng Egypt. Na hindi ibig sabihin na mas blessed ang Egypt dahil humingi ng tulong si Abraham at pumunta siya doon. Hindi po. Abraham was used by God. No? He was blessed in Egypt. Nung nagkaroon po ng plagues sa buhay ni Paraon, binless niya si Abraham. Kaya po mga kapatid, we are blessed when we follow our Lord Jesus Christ, when we submit to our God, at marami siyang pwedeng gamitin. Kaya huwag tayong magdamdam. Yung sariling kaunawaan natin ay gagamitin ito ng Diyos. Ito'y mayaman, gagamitin ng Diyos. Hindi po. Ayahan natin ang Diyos ang siyang mangusap sa taong yon. Hindi ikaw ang mangusap para sa Kanya, para siya'y gamitin ng Panginoon. Kaya huwag kang magdamdam. Kung ang taong ito na iniisip mo ang siya'y gagamitin ng Panginoon, ang Diyos, ay merong ibang kaparaanan para sa iyo at para sa akin. Amen po ba? Kaya po, ang Diyos ay mangungusap sa maraming paraan. With God, all things are possible. Kaya po, after 4 years, si Abraham ay nagbalik po sa Shechem, no? Sa Kanaan. Alright? So, dito po ay makita po natin, no, na si Abraham, alright, ay nagkaroon ng balita mula sa kanyang kung ano nangyari sa kanyang pamangkin na si Lot. Dahil po, si Lot ay napunta sa Sodom and Gomorrah. Ito po yung Sodom and Gomorrah. Ito po yung promised land. No? Ayan po yung promised land. Okay? This is the promised land. So dito po si Lot, Sodom and Gomorrah. Sinakop ito ng mga ibang mga hari na merong 5 hari na nagsakop sa lugar po ni Lot mula sa Mesopotamia. Dahil noon ay walang mga permanenteng lugar. Ang sino mang malakas na bansa ay sumasakop. Okay? Subalit, si Abraham ay mahal na mahal niya si Lot dahil inabili ng kanyang ama si Lot. Sa kabila ng si Lot ay dapat may iwan sa Ur, ay sinama po ni Abraham. So mahal na mahal niya si Lot at so inihanda ni Abraham ang kanyang mga tauhan sa pagkikipagdigma. Pero hindi kaharian si Abraham, hindi siya hari. Alright. So nung nabalitaan niya na si Lot ay kinuha ng 5 bansa na mula sa Mesopotamia, natalos ang hari ng Sodom at Gomorrah na meron siyang 4 na kasamang mga hari. Natalo po sila. At dito po sa Valley of Sedim, dito po yan. Dito po nakipaglaban si Abraham para i-rescue niya si Lot. Alright? At na-rescue naman ni Abraham laban sa 5 hari. That merong 4 na hari, kaharian, laban sa 5, hindi sila, yung 5 hindi natalo. Pero si Abraham, na hindi naman siya kaharian, natalo niya yung 5 hari na tumalo sa 4 na hari. So doon makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ni Abraham. Kaya po,
in Genesis chapter 14, no, doon na makita natin yung kwentong yon, dito na sinasabi ko. Oh, si Haring Sodom ay inoffer niya si Abraham na anuman ang kanyang mga spoil, yung mga nakuha niya doon sa digmaan, ay sa kanya na. No, huwag nang ibalik ni Abraham kay Haring Sodom anuman ang nakuha niya mga spoil. Dahil ang mga limang haring ito, nakakuha sila ng spoil. Ibig sabihin ng spoil, yung mga pwede nilang kunin sa isang lugar. Kukunin lahat nila. No, parang tayo noon, makakolonize tayo. No? No? Tayo po ay pinagkukunan noon ng mga spices. Kaya kung titingnan natin ang palibot ng Asia, lahat po ay mga pagkaing ano yun? Pagkaing lara. Ano yun? Sili, ano, pagkaing ano yun? Spicy, yan. Tayo lang ang hindi masyadong spicy. Pero yung mga quality ng ating mga spices ay alos po galing Pilipinas. Kaya sinakop ang Pilipinas, mayaman ang Pilipinas. No? Bakit? Kasi po nakarolize tayo ng marami mga bansa. Alright? Punta ka ng Malaysia, Singapore, no? Lahat may curry dyan, mayroong sili yan, no? Thailand. Nakaisa-isang bansa sa Asia na hindi maano sa matamis o sa ano, manghang yan, no? Sa spices, alright? So, dito po, no? Yun po yung mga spoil na tinatawag. At sabi po ni Haring Sodom, sa'yo na lahat yan. Ibalik mo lang yung tauhan ko. Pero sabi po ni Abraham, hindi. Sabi niya, pagpapalain ako ng Diyos. Hindi dahil sa'yo, kaya ako pinagpala. Kundi mismo ang Diyos. Ang siyang nangako sa akin that I will be a great nation. No? So, tinanggihan po. Alam ng ni Abraham kung ano ang promise ng Lord sa kanya. Alright? Alam ni Abraham. Alright? So, dumating si Haring Melchizedek na ito ay nakasettle dito po sa Salem. Ito yung Salem. Ayan, sa mapa, Salem. Na ang Salem na ito ay pinag-aharian po ni Haring Melchizedek. Ayan po yung promised land, no? Kasama sa promised land, ang kaharian po ni Haring Melchizedek. Na ito naman ay naging titipay ni Christ. No? Alright? At ang Salem na ito ay naging Jerusalem. Ito po, kung titignan po natin sa mapa, ito po yung Jerusalem na meron po siyang open parenthesis. Alright? At ang sabi po ni Haring Salem kay Abraham, ito yung wine and bread. Pinakain po niya si Abraham. Binless niya si Abraham. At ang sabi ni Melchizedek, ang tagumpay na iyong nata mo dahil ito sa Diyos. Kaya ka nagtagumpay, ang sabi po ni Melchizedek. Dahil sa Diyos, why you were delivered, Lot. And then, Abraham, give the 10%. Nagbigay po siya ng 10% sa lahat ng kanyang nakuha sa digmaan. Alright? So, nagbigay po siya ng 10%. Alright? So, sa ating pong pag-aaral kay Abraham, wala pang batas, wala pang nag-uutos na kailangan ka magbigay ng 10%. Out of reverence, out of acknowledgement, na siya ay nagtagumpay, hindi sa kanyang sariling kakayahan at lakas. And obvious naman, that's why Abraham gave his 10%. Kaya if you believe on the grace of God, if you believe the promises of God in your life, giving your 10% is an acknowledgement of the goodness of God in your life. So, if you don't give your 10%, meaning you don't acknowledge that God is good in your life. 10%, no? Yung percentage ng Diyos, hindi po siya amount. Kaya kung halimbawa po, nagbigay man ng 100 million si Abraham, no? At si Lot ay nagbigay man siya ng 10,000 lang.
Pero dahil po yun ang 10% ni Lot, dahil mas mayaman si Abraham kay Lot, at si Abraham ay 100 million, pareho lang best yun. Kasi pareho yung 10%. Kaya nga ang Diyos, nung binigay niyang batas, ay percentage pa rin in this amount. Kaya nga big time pa rin ang binigay po ni Lot because yan po yung kanyang asset na kinikilala niya at ina-acknowledge niya sa kanyang buhay kung bakit meron siyang ganun because of the grace and goodness of God. Alright? Kaya nga, my dear brothers and sisters, meaning if you don't give your 10%, meaning you depend on yourself. That is a product. You depend on your own. You don't acknowledge in every day of your life, araw-araw ng buhay mo, ay hindi ang biyaya ng Diyos. Kundi ang biyaya ng Diyos ay sa panahon lang ng iyong pangangailangan. Doon ka lang nakadepende at yan ay nakikita ng Diyos sa puso mo. Alright? So, my dear brothers and sisters, dito po, sa encounter nito, in Genesis chapter 14, no, makita na natin na ang pagkilala po ni Abraham, nag-obey siya from Ur, and then dito po ay kinilala ng Diyos, no, ang tagumpay na ibinigay ng Diyos kay Abraham. Okay? So magpatuloy po tayo. Okay? Subalit, kung titignan din po natin, balik po tayo. Alright? Sana. Alright. Dito po sa Promised Land, no? Okay? Dito sa Promised Land, nung nagkaroon din ng severe famine sa panahon naman ni Isaac. Genesis chapter 26. Alright? So sa panahon ni Isaac, hindi pinaalis ng Diyos, no? Si Isaac doon sa Kanaan. Kundi pinapunta lang ng Diyos si Isaac dito sa Gerar. Nasakop naman ng Palestines. Si Haring Salem ay doon sa Salem na lugar. Kasama din sa Promised Land yon. At sa Gerar na nandoon ang mga Palestino, doon siya pinapunta ng Diyos, hindi sa Egypt. Okay? Kaya iba-iba po yung approach ng Diyos sa bawat personal na tao. Kaya hindi natin pwedeng igiit kung ano yung personal experience mo at nagtagumpay ka sa doon na ilapat mo sa isang tao. We have a personal relationship with God. Okay? Kahit sa mga anak natin, sa mga asawa natin. Kaya nga, kailangan natin ng security sa Diyos. Hindi sa tao. No? Kaya huwag tayong mangamba sa mga anak natin. Huwag tayong mangamba. Just trust God that God is with them. Trust God that God is with your wife, with your husband. Upang sa ganun po, ang mga anak natin, ang iyong confidence nila ay hindi sa sarili na dahil ang confidence mo hindi sa kanya, kundi sa Diyos na lagi niyang kasama sa kanyang buhay. Amen. Hindi po out of fear. Kaya kung minsan tayo mga parents na nagagalit tayo sa mga anak natin, para sa iyo yan. Pero totoo, takot lang tayo. Baka mapahamak siya. Baka ma-influensya siya ng mundo. Kaya gusto natin na maaga siyang dumating. Hindi ko sinasabing huwag nang maagang dumating. But it is a out of your relationship with God, not because of your relationship with the world. God will never leave them nor forsake them. Like Isaac. So sa panahon ng famine, dito sa Palestine, sa lugar na ito, ay there is a severe famine. But when Isaac gumawa siya, nagkaroon po ng deep well sa tatlong lugar, dalawang lugar, samantala mga Palestino, ay humuhukay sila para sila magkaroon ng tubig ay hindi sila makahukay. Pero si Isaac ay nakakahukay siya. Kaya po pinalayas si Isaac na hindi naman niya lugar, siya ay nakakakuha ng tubig.
at siya ay napapagpala. Kaya pinalayas po sa lugar na ito, si Isaac. So my dear brothers and sisters, whatever situation is, if God is with us, kaya nasabi po ng ating love offering prayer kanina, daily yung ating dependence sa Diyos. Hindi sa panahon lang na tayo may pera, God is good. No? Bukas, wala ng pera, hindi na natin masasabi muna ng God is good. Kapag dumating uli, God is good. No. Today and tomorrow, God is good. Today and tomorrow, it is the grace of God. It is the grace of God. Amen. Mabiyaya ang Diyos. Kaya kahit walang tubig doon sa promised land, in Egypt, ay ginamit ng Diyos. Hindi inayahan ng Diyos na si Abraham ay mapahamak. At hindi po ininsulto. Ano ba yun? Hindi po sinumbatan ng Diyos si Abraham. Ba't hindi ka nag-iipon? Alam mo naman yung lugar na yan ay pamin na ba? Ito ay tagasahod lang ng ulan. Diba? Ang isang magsasaka na alam niya. So mag-iipon siya ng ilang buwan para lamang po hintay niya muli ang tag-ulan. Kaya hindi niya ibebenta lahat. No? Ang kanyang palay. Alright? So nandoon yung wisdom, sabi natin. But God is our wisdom. Like Abraham. And then on the life of Jacob, ganun din, nagkaroon ng severe famine. Doon sa promised land, kung nasaan sila. At sila'y pinapunta naman ng Diyos. Si Jacob, ayaw niyang umalis. Ayaw niyang pumunta ng Egypt. Pero ang sabi ng Diyos kay Jacob, Jacob, pumunta ka ng Egypt. Alright? Nag-aatubili man si Jacob sa kanyang journey going Egypt. No? Pero ang sabi ng Diyos, pumunta ka doon. At nagamit si Joseph doon sa Egypt at nagkaroon nga po ng pagkilala sina Paraon sa Diyos ni Joseph. Alright? So, God moved, no? In a special way, in a personal way, sa buhay ng isang bawat kumikilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, palapakan naman natin ang Diyos natin. Okay? So, in Genesis chapter 15, no? 14 tayo kanina, 15, nung tinanggihan ni Abraham yung offer ni Haring Sodom at nagbigay ng 10%, in verse 1, in Genesis chapter 15, verse 1, ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, fear not! Pagkatapos ng tagumpay, pagkatapos ng rejection, pagkatapos ng kanyang pagbibigay ng 10%, ang sabi ng Diyos kay Abraham, fear not! Sometimes we are like that also, like Abraham. Dahil hindi pa buo, no, ang kanyang lubos na pananampalataya sa Diyos, but even though na hindi pa buo, na nandoon yung obedience niya. At kuminsan ay nandoon din ang takot, katulad natin, katulad ni Abraham. Kaya binigyan siya ng assurance ng Diyos kay Abraham, fear not, Abraham. No, kuminsan tayo, kapag tayo nag-o-obey, nagbigay na tayo ng 10%, nakakatakot, nagbibigay ng 10%, nakakatakot po yun, amin po ba? Una, talagang malakas ang lubo ngayon. Na-encourage ko yung pastor. Pero kinabukasan, ba't naibigay ko? Ba't naibigay ko? Wala na akong panamampalang bigas. So, di ba ako minsan, that is humanity. No? That is humanity. But then, God gave him assurance, fear not, Abraham. I am your shield. I am your reward. It's a great reward. Excellent, exceeding, abundantly reward. Sabi mo lang may mga ibang version. No, it's not only a simple reward, but exceeding, abundantly reward. Alright? So, yun, binigyan siya ng assurance. And then, sabi naman ni Abraham, anuin ko yung shield, anuin ko yung great reward? Wala naman akong anak. Ang sabi po, in verse 4, ni Abraham, o verse 3, sinagot ng Diyos si Abraham. O sinagot ni Abraham ang Diyos, wala naman akong anak. Si Eliezer ang siyang magiging tagapagmana ko dahil kapag walang anak, sa panahong yun, yung kanyang kanang kamay na PA, siya ang magiging tagapagmana. Hindi, ang sabi ng Diyos si Abraham, bibigyan kita ng anak. Lumabas ka, sabi niya. Lumabas ka, tignan mo yung mga bituin. Yan ang magiging lahi mo. Bilangin mo. Hindi mabilang ni Abraham. Ang buhanginan, tignan mo.
Yan ang magiging lahi mo. So, binigyan siya ng promise ng Lord si Abraham. Binigyan siya ng assurance sa kanyang doubt, sa kanyang fear. No? Sa tagal-tagal ng panahon dahil siya po ay nagkaroon ng anak o hindi pa nagkaroon ng anak simula. Chapter 16 pa lang pa si Ismael. Pero matagal siyang naghihintay. Kaya duda siya, nagdududa siya. In out of faith, sometimes there is a doubt. Diba? Diba kaya minsan naglalaban po yan. Double-minded tayo. But God is patient enough na ini-establish ng Diyos kay Abraham kung sino siya. At hindi po nakontento ng Diyos para sa ganun magkaroon siya ng assurance. Si Abraham, dahil ang promise is a promise. It is an oath. It is a verbal oath. Okay? Kaya kung minsan tayo po ay nangangako, di po ba? Hindi totoo. No? Dahil verbalan lang yan. No? Kaya ngayon din po, ganun, sa kailangan ang anumang ari-arian ay itestamento na. Hindi lang verbalan. Kasi po kapag hindi mo tinitestamento mo yan, malaki ang tax sa mga anak kapag napag-iwanan na hindi ito na-written. Alright? Okay? So malaki ang may bibigay sa gobyerno. So it must not be verbal. Kaya po in verse 7, basahin natin, no? Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur, ng Kaldea, upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. So nandun na siya sa lupaing, no? Shechem. Alright? Itinanong naman ni Abraham, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Yan, no? May duda siya. May anak, and then may bansa dahil tinawag sila, no? Is to establish a nation. And a nation, there must be an lupain, no? Meron dapat silang lupain. Meron silang dapat lugar sa isang bansa. No? To establish that God is good, to establish that there is a God alive. No? There is a God who is alive. Dahil maraming mga tao sa kanilang lugar ay hindi po sila permanente. Alright? Kaya yun, ipinapatunayan ng Diyos, no? Na ang bansang Israel ay bibless at ang ibang bansa ay ibibless din kung kikilala nila ang Diyos ng bansang Israel. Okay? Paano ko malalaman ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, isang tupa, bawat isa'y tatlong taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati, isang bato-bato. Dinala nga ni Abraham ang lahat ng iyon at binayak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang makakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitri upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abraham. Nang lumubog na ang araw, nakatulog. Okay? Nakatulog ng mahimbing si Abraham. This is very significant verse. Nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. Alright? So, hindi lang nangako ang Diyos kay Abraham. So, nandoon yung patient ng Diyos na para makilala niyang lubusan. Dahil sa Diyos, kung ano ang kanyang ipinangako, ay tapos na sa kanya. Ang kailangan lang sa tao ay paniwalaan. Pero, hindi lang nangako, kundi nagbigay ang Diyos ng covenant. So kapag sinabing covenant sa panahon ni Abraham, it is a formal and legal, no? Promise. Yung promise ay naging legal na, naging formal na, hindi lang sa salita, but it is now a legal entity. All right? So legal na. Okay? So nandoon ay pinagtibay ng Diyos. Kaya po yung mga hayop, yun ay katibayan na gagawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. At ang pinangako ay gagawin niya sa pamamagitan man na mas matibay, hindi lang pest man, mamatay ka man. Hindi ako magsisinungaling. Kumisan, ganun ang pangako eh, no? No? Mamatay ka man. Gagawin ko kung anong ipinangako ko. No? So, si Abraham ay nandun pa po yung kanyang pagan mind. No? Kaya po,
pinagtibay ng Diyos sa kanyang pangako sa pamamagitan ng covenant at ang mga hayop na inhingi ng Diyos kay Abraham, ayun po ay isang covenant ng tao. Alright? No? Kapag ang dalawang tao ay nag-covenant, kakatay sila ng kambing, no? Ng bibe, no? Alright? Na dalawang hati. At yung dalawang tao ay iikutan yung mga hayop na yon na kung saan kung ano'y pinangako ng isa't isa ay gagawin nila kamatayan lang ang hindi ang kamatayan lang ang magpipigil sa kanila para hindi na lamagampanan ang kanilang covenant. At ang covenant na ito, no, na ginagawa ng tao, alright, hindi nakadepende sa isa't isa. Kung anong covenant ng taong yon sa kanya, ay nakadepende yon sa kanyang sarili, hindi nakadepende doon sa taong yon. Na kapag hindi ginawa ng taong yon ang kanyang covenant, hindi ko na rin gagawin, no? Kahit hindi gawin nung taong yon ang kanyang covenant niya sa'yo, ikaw pa rin ay gagawin mo. That is a covenant. It is not a contract, but it is a covenant. Ang contract kasi kapag hindi niya ginawa, hindi mo na rin gagawin. Kaya nga po, ang marriage is a covenant. No? Hindi nakadepende sa babae, sa lalaki, kung mamahalin mo siya o hindi. Masarap magmahal kahit hindi ka mamahalin. Di ba? Tama mo ba yan? Hindi totoo yan. Hindi po totoo yun. If you don't express your love to somebody, it is a, no, depriving sa'yo, sarili mo yun. Because that is your emotion. That's you. Alright? Lalong-lalo na kung ikaw ay may pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapag ikaw ay in love, nagbablast ka. Amen. Kaya po tayo ngayon, dati hindi man tayo live ngayon, ay nag-live tayo. Kasi in love po yung director natin. Kay Lord, no? Hallelujah. Amen, no? Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Alright? Okay? So, kapag na-express mo yung love at hindi ka sinagot, no, at least na-express mo, kesa yung hindi mo in-express at hindi mo alam kung mahal ka ba niya o hindi. Alright? Kaya nga, it's a beneficial. No? So, covenant. At dito po, verse 12, natulog si Abraham. Ibig sabihin, ang Diyos lang ang gagawa. Walang responsibilidad si Abraham. Ang Diyos lang ang gagawa kay Abraham. Ang Diyos ay nagsumpa siya sa kanyang sarili lamang. Naggagawin niya. At wala nang hihigit pa sa Diyos. Kaya nagsumpa ang Diyos sa kanyang sarili. Wala nang pwedeng humigit sa Diyos. Amen. Kaya nga, ang Diyos ay walang kamatayan. He is everlasting. Kaya everlasting. Habang siya, ang Diyos ay nandoon, nandyan ang biyaya ng Diyos. At ang kanyang biyaya, independent siya. Hindi po nakasalalay sa tao kung mabuti siya o hindi. Iyan ang kanyang kalikasan. Mabuti pa rin siya. Walang pwedeng pumigil sa Diyos na mahalin niya ang tao. Amen. Walang pwedeng magpakonti ng pag-ibig niya sa tao. Walang pwede rin ilalakihan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao. Wala. Kung ano siya, siya rin. Walang pwedeng mag-less, walang pwedeng mag-add ng kanyang pag-ibig. Kung mahal ka niya, mahal ka niya. Period. God, that's why God is love. That is grace. Hindi nakasalalay sa iyo. Hindi nakasalalay sa tao. God will love you more? No. If God loves you, He loves you. No? Pantay-pantay. At wala kang maisip na dadagdag pa. Mahal ka niya. You cannot less the love, you cannot subtract the love of God in your life. Walang pwedeng gawin ng tao para mag-subtract, kumonti ang pag-ibig niya sa iyo. Wala. No? Okay? So buo ang pag-ibig ng Diyos. Walang kulang, walang hindi sobra, hindi kulang, kundi sapat-sapat, buong-buo ang kanyang pagmamahal. That is grace. Okay? Hindi nakadepende sa iyo. Hindi rin nakadepende ako. Sometimes, our faith. When you have faith, then God move, no? God already move. God already there for you.
what He has promised, it is already done to Him. Kaya lang si Abraham nga, kailangan parang talagang i-confirm, talagang sigurado siya. Kaya gumawa ng Diyos, ang Diyos ng covenant. Okay? So our faith does not move God. Katulad ni Abraham, natulog siya, recipient lang siya, tagatanggap lang po si Abraham. Kaya sa kanyang pag-obey, ay pagkilala yon sa biyaya ng Diyos, sa goodness ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi dahil kapag nag-obey siya, kumilos ang Diyos, hindi po. Kaya po, kumilos si Abraham dahil naniwala siya sa pangako ng Diyos, sa covenant niya. Nakuha po natin? Amen? Kaya po, nung tayo tumanggap sa Diyos, kinumpisal natin na si Jesus ang ating Panginoon dahil yon ang paniniwala mo. Hindi dahil nangumpisal ka para paniwalaan mo, para iligtas ka niya. Ikumpisal ko si Lord, tanggapin ko si Lord para iligtas niya ako. Hindi po. Kundi, kaya ka nangumpisal dahil naniniwala ka na iniligtas ka na ng Diyos. Nandiyan mo ba tayo? Hindi sa pag-claim mo, kikilos ang Diyos at mararanasan mo at magiging realidad, no? Kundi dahil pinaniniwalaan mo na namatay na si Kristo para sa iyo. At dahil pinaniniwalaan mo na namatay na si Kristo, kaya ka nangumpisal. Hindi sa pangungumpisal mo para iligtas ka niya, kundi pinaniwalaan mo na iligtas ka niya, kaya ka nangumpisal. Pero maraming Kristiyano na kiniklaim para mangyari. Kiniklaim mo ang nangyari na. Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Alright? Ang bata, pupunta ng lamesa sa kainan. Dahil naniniwala siya na nagluto na ang kanyang nanay o kaya ang kanyang tatay. Sama ko na yung tatay dahil hindi lahat ng nanay na nagluluto. Amen. Dati nanay lang eh. Kaya mo, Proverbs 31, hindi na applicable yata sa atin yun. No? Di ba? So, alright. So, pupuntang anak. Dahil naniniwala siya. Hindi niya i-claim, no? Okay, listen. Hindi, tayo mga Kristiyano ganito eh. Pupunta tayo ng lamesa para i-claim mo, magluluto yung anak ko, magluluto yung nanay ko, magluluto yung tatay ko. Kumisan ganun po tayo mga Kristiyano. In order to be reality, kinukumpes mo. No, it is already a reality. Kaya pumunta po yung anak dahil alam niya, nagluto na. Pero kapag alam niya, hindi pa siya nagluto ng nanay o tatay, hindi siya pupunta. Tama mo ba yan? O kaya tinatawag sila eh. O kain na. Kasi wala pa sa mind na nagluto na yung nanay o tatay. Tama mo ba yan? Hindi yung pupunta siya para i-claim niya. Hindi po ganun. Kaya po, ang Word of God, kaya pinag-aaralan natin ang Word of God ngayon. Tinitignan ninyo. No? Pinag-aaralan natin ang bawat talata, pangyayari. No, hindi po motivational, hindi po yung good and bad. Alright? Pinag-aaralan natin ang Diyos mismo. Tama po ba yan? Amen. Oh. Alright? Kaya nga, ang Word of God ay mahalaga. In order, faith will come. Hindi dahil sa pangungumpisal mo, hindi yung pagkiklaim natin para maging reality, you manipulate God, I manipulate God, manipulate natin ang Diyos. Lord, ito yung ginagawa ko, nagpipray ako, at kiniklaim ko naman, minemorize ka Word of God. We manipulate God. No, God, you cannot move God, you cannot bless God, you cannot add God. Amen? Hello? It's up to us. Recipient po tayo. Kaya po yung anak natin, recipient sila. At kapag nag-mature ka na anak, tanawin mo naman yung kabutihan. Kaya tulad din tayo, tanawin natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin na siyang unang nagmahal sa atin. Amen mo ba? Kaya kilalanin natin lagi ang Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Oh, recipient lang tayo, katulad ni Abraham, natulog, katulad po ni Adam.
Natulog po siya at binigay si Eva kay Abraham o kay Adan. Hindi na nagligaw si Adam. Hindi na nagsungkit ng buwan para ligawan si Eva. Kundi si Eva ay binigay ng Diyos. Natulog lang siya na mahimbing. Kaya kung titignan natin, babalik ang lagi ang Diyos doon sa creation, sa Genesis. No? Alright? Recipient. Tagatanggap lang si Adam at Eve. Sa lahat na malilikha ng Diyos sa kanila. Aalagaan lang na hindi ito, no? Masira, no? Maayos. Alright? Alright? Nandiyan po ba tayo? Kaya ganun din po in our relationship with God. Tingnan niyo si Abraham, tingnan niyo si Jacob, pumunta ng Egypt. No? At ang Diyos ang siyang nag-arrange ng lahat ng bagay nito kung bakit sila ay ginamit ng Panginoon. Hindi yan si Abraham, si Jacob ang nag-arrange para sila ay magamit ng Diyos ang ibang bansa para sa kanila. Are you with me? Amen? Hallelujah. Alright? So, kakain ka na lang. Yung part mo na yon, hindi yung susubuan ka pa ng nanay mo. Di ba? Recipient ka na lang. Katulad nga po dito po sa kay Abraham nung bigay na niya yung promise. The promised land. So, ako lalaban sa inyo. Huwag kayong matakot. Ang sabi ng Diyos kay Moses, kay Joshua. So, ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Kumisan ganun eh. Gumawa ng Diyos, wala ka nang gagawin. Recipient ka. Hindi ka na nasusubuhan, kundi possess mo, kunin mo. Alright? Hello? Yun na lang yung part mo. Recipient. Hindi yung mag-i-skill ka pa na gagawa ka ng weapon, no? Kaya nga po, doon sa Egypt, God versus Pharaoh. Hindi Israel versus Pharaoh. Hindi. Ang Diyos ang lumaban kay Paroon. Kaya sa kanilang pagpunta ng Promised Land, no? Alright? God against the Canaanites. Hindi Israel versus Canaanites. Kaya we wrestle not flesh and blood. Kaya nga, kung titignan natin ang Galatians chapter 5, spirit versus flesh. Ang spirit ang lalaban sa flesh. Hindi ikaw. When you have pull of the word of God, who you are in Christ, kung sino ka, yun ang lalaban doon sa pansarili mong kagustuhan, yung flesh mo. Yung sistema ng mundo, yung impluensya ng mundo. At kapag ikaw ay puno naman ng impluensya ng mundo, ng sarili mo, yun naman ang lumalaban sa spirit. Hindi ikaw. Yung flesh mismo, yung understanding mo in the flesh, in the carnal mind, ang pumipigil doon sa spirit that is within you as a Christian. Nakuha natin? Amen? Hello? Alright? So, dito po, kay Abraham, balik po tayo sa pinakauna, no? No, tinawag si Abraham and then si Isaac and then Jacob at nagkaroon po ng 12 si Jacob, no, na kung saan si Jacob naging Israel at ito po sa yung pong nation of Israel na linabas sila ni Moses. At habang si Moses ay nakikipag-usap sa kay Paroon, alright, ano pong nangyari? Lalong lumala ang naging kondisyon ng mga Israelites. Habang nakikipag-usap siya, nakikipag-dialogue, palabasin mo na, magsasamba lang sila. Lalong pinahirapan ni Paroon ang mga Israelita. Kaya nagalit ang mga Israelita kay Moses. Nagalit sila. Sino ka ba? No? Ikaw ang sugo ng Diyos. Pumatay ka nga eh, ng Ehipto. Oh. Lalo pa silang pinahirapan. So, titingnan natin. Di ba, as we obey God, parang hindi yata maganda ang sitwasyon. No? Kaya my dear brothers, our trust is not to the situation. Hindi sa situation. Our trust is in God. Amen. Kaya don't give up, my dear brothers and sisters. No? Sa pamilya natin, no? Sa situation natin ngayon, don't give up. God is with us. Alright? So, nandoon na si Moses ay nagpatuloy, hindi siya
na nagpa-apekto sa mga tao na kanyang kapwa na nandiyan nga na siya. Sinusumbatan pa siya. No? Sinakripus din na kanyang, kanyang pagiging anak ni Paraon na meron siyang magandang posisyon. Pero sinakripisyon niya yun dahil nakita niyang mas may mahalagang kayamanan sa kanyang buhay at yun ang kanyang Diyos. Yan ang po Hebrew chapter 11, di ba? By faith! By faith! Kaya po nagawa ni Moses yun dahil sa covenant ng Diyos. Dahil sa pangako ng Diyos. Hindi dahil gagawa ang Diyos. Kaya naniwala si Moses, no? Pinaniwalaan niya. That's why faith is a reality. Is a substance. Hello, nandiyan ba tayo? And then, dito po, pumunta sila ng Mount Sinai. Dito po, sa Mount Sinai, yun sa bundok na yan, ang Diyos ay nakipag-usap sa bansang Israel. Hindi kay Moses, nakikipag-usap siya sa Israel. Pero natatakot ang mga Israelita dahil dumagad ang guntong, no? No? Takot sila sa Diyos dahil ang kanilang kaisipan ay pagano. Ang pagano na Diyos ay namamarusa. Doon po galing yun. No? Mabagsik, mabangis. Yun ang kanilang kaisipan. Kaya ayaw nila magipag-usap sa Diyos. Kaya sabi po ng mga Israelita, ikaw na lang, Moses, pumanik doon, ikaw na lang magipag-usap sa kanya. No? O sige. So lahat ng anumang gusto niya ay gagawin namin. No? Nagipag-covenant na sila. Pero ang Diyos ay hindi po nakontento. Nais niya ng Diyos ay makipag-fellowship sa tao. Nais niya ng kanyang presensya, i-express niya kanyang pag-ibig sa tao. Kaya po nagpagawa ang Diyos ng templo. Doon sa templo ay doon nananahan ang presensya ng Diyos. Kuha natin, that is the purpose of the temple. In order, man, earth, on heaven. Na makita nila, maranasan nila ang langit, maranasan nila ang presensya ng Diyos. That is the purpose of the temple. And now the temple is ours. Tayo, we are the temple. The glory, the kind of glory of God. When the glory of God is with them, Israel, lagi po silang nananalo. Whatever they do, they are prospering. Hindi big sabihin na wala nang pamin because in this world, there is reality also, but God is with us. Don't see the situation, see God in your life. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, at nagbigay po siya ng covenant. Katulad po kay Abraham, binigyan siya ng covenant ng Diyos ang siyang nagligtas sa bansang Israel. Siya ang kapangyarihan niya kung bakit sila naalis sa pagkaalipin. And then, nag-wilder sila, no, sa wilderness. No, after ng commandments, so dumaan sila ng wilderness. Alright, 40 days ang lakbay nila going to promised land, ha? 40 days, alright? At the wilderness ay nag-complain. Dito sa wilderness, dito yung pagko-complain nila, wala silang pagkain. When God is with them, no, God will supply all their needs. But in spite na sila ay nagko-complain, na hindi man sila nagmamakaawa sa Diyos. Complain, pero God provide. That's the goodness of God. That is the promise of God. Kaya nasa tao lang kung magugutom. Kaya ang mga Israelitang kumukuha ng mas marami, nasisiraan sila. Hindi nila na-enjoy yung pagkain nila today. Ang inisip na nila ay bukas. Kaya hindi nila ma-enjoy yung mana today. Nagkumukuha pa sila. They don't trust God. In spite that God is good. In spite God is gracious. Their hearts ay nakatuon pa rin sa iba. Kaya they didn't enjoy the presence of God in their lives. In spite that God is with them. Kuha natin. Even though they are complaining, God provide. Kaya you cannot less God. You cannot subtract God and you cannot add anything from God. Hindi dahil hindi ka nagko-complain, you manipulate God, I am good, no? Tumulong ako, that's why God, you have the confidence, God is with you. God will be blessed. You are a blessing. God will bless you. No, these people are complaining, but God provide. Hello, are you with me? Nakita niyo ang Diyos? Amen?
Hindi natin nakikita ang tao dito, hindi natin nakikita ang gawa ng tao. They don't deserve it. But God provides. Amen. It's not you. Why God provide? No, it is His grace. That's why it is a gospel of grace. At kung hindi mo man naranasan, katulad po ng Israel, iniisip na nila yung bukas, kaya they don't enjoy what is today. Enjoy God every day of your life. Amen. Hallelujah. Because spiritual, God is a reality. Hello, hello, amen. Hindi lang realidad pag may pera ka at wala kang sakit. It is reality in every day of our lives. Amen. Hallelujah. And then possess the land. Obey. Ito po, nandito na sila nagkampo. Kukunin na lang po ang promised land. Alright? Pero, ano pong nangyari? In Deuteronomy chapter 1, verse 20, verse 21, sinabi ko sa inyo noon, narito na tayo sa kaburulan ng mga Amoreo sa lupain ay binigay sa atin di Yahweh na ating Diyos. Ang lupain ito'y hinihanda na niya sa atin. Huwag na kayong magkatubiling. Ni matakot man, sakupin na ninyo. Agad ito na ipinagbilin sa atin ng Diyos ng ating mga ninuno. So this is the Deuteronomy, meaning ang Deuteronomy is like a commentary of Genesis or Exodus to Numbers. Yung mga bagay na behind the scene, hindi nakita doon sa, hindi naisulat sa, no, sa Leviticus, sa Numbers, tsaka Exodus, naisulat po dito sa Deuteronomy. So ito yung habilin ng Diyos na hindi mababasa sa tatlong libro. Lusubin na ninyo, ibinigay na ng Diyos ang lupain yan. Pero po sa verse 22, makita natin doon na sa Numbers 13, nagpadala si Moses ng 12 spies. Yan ay hindi kalooban ng Diyos. Verse 23, Numbers 13, bilang 13. Hindi kalooban ng Diyos. Akala natin kalooban ng Diyos magpadala ng 12 spies para titikan, tignan kung ano ba yung promised land. Kaya po, kung titignan po natin, dahil sa 12 spies, nagduda ang mga tao. Dapat sana, lusubin na ninyo. Huwag kayong magkatubili. Ibinigay na ng Diyos. Kaya ang paglusob nila, ay para hindi para ibigay. Kaya nga, hindi po ganun ang faith. Ang paglusob nila, pagpunta nila, they will receive what was promised. Kung ano yung ipinangako, ay tatanggapin nila. Hindi yung kapag lumusob sila, kikilos ang Diyos para ibigay. Para ibigay ang lupain, no? Ibinigay na sa atin. Huwag na kayong magkatabili. Huwag na kayong matakot. Matakot man. Pero po dahil the 12 spies report ng 10 ay negative. Hindi natin sila kaya. Grasscrapper tayo. Maliit tayo. Makapangyarihan sila. Malakas sila. But Joshua and Caleb, iba po yung report nila. Dalawa lang sila. Okay? Pero nung pumunta na sina Joshua doon sa Promised Land, nung sila'y magpasimula na pumasok, alam nyo ano po yung sabi ng mga tao doon? Ang Moab, nung mabalitaan nilang malapit na ang Israel, takot na sila sa kabila ng sila'y makapangyarihan. Anong report nila sa Numbers 22? Numbers 21, Numbers 22? Ang lakas nila ay nawawala. Kapag ang Israel, nakikita nila nagkakampo na malapit sa kanilang lugar. Si Rahab, na isang patotot, na prostitute, na meron silang matagayog na pader, ang sabi rin niya, ang report niya. Nung nalaman namin na kayo'y malapit na dito sa lugar namin, ang anumang lakas namin, taglay ng aming katawan, nawawala, sabi niya. Natutunaw, yun pong sabi niya, natutunaw. Dahil sa takot, dahil sa kanilang nabalitaan sa Red Sea, sa Egypt, na Egypt ang isang pinakamakapangyarihan na bansa. Pero natalo po sila ng Israel dahil sa Diyos nila. Pero po anong nangyari?
hindi sila pumasok sa promised land na ibinigay ng Diyos sa kanila. Alright? Kaya ito po yung journey ng mga spies. Dito po sila. Dito sila nagkampo. Kung titignan po natin. No? Dito sila nagkampo. Ayun. Diyan sila, Kabesnerea. No? Doon sila nagkampo. Kung titignan nyo, no? Listen. Ito po yung paglakbay nila. Ito. Yan. Kaya 40 days lang eh. But because of doubts, because of fear, no? Hindi nila alam na yung mga taong lulusubin nila ay takot na takot. Ang lakas nila ay nawawala. No? No? Pero nag-doubt sila sa kanilang sarili. Hindi nila pinaniwalaan. Huwag na kayong mag-atubili, huwag matakot. Ano pong nangyari? Instead na 40 days from Egypt, makita natin yung biyahe ni Abraham, no? Dito sa lang sa ilalim. From Egypt to the promised land, 40 days lang. Pero pong nangyari, dahil po sila'y nag-aalinlangan, dinala sila ng kanilang sariling bugso, ng kanilang damdamin, nagpaikot-ikot sila sa wilderness. Nang naging 40 years yung 40 days. Kaya dapat sana dito lang sila dadaan. Okay, nakita nyo yung lakbay nila? Yung green, kita nyo? Dito sila umikot. Dito, ito. Dito. Yan. Ay. Yan. Dito, yan. Yung orange. Yan. Diyan sila, yan. Diyan sila. At maraming mas kalaman dito. Mas malalakas. Yung Moab, yan. No? Kaya po, nag-complain na sila. Tagal-tagal natin dito. Kasalanan nila eh. Alright? But God is still gracious. Na, ang mabiyaya pa rin ng Diyos sa buhay nila. Ayan, dito sila dumaan. Yan. Then, nakasakop naman ni Joshua. At ito yung Jericho. Banda dito yung Jericho. No? Yan, dito yung Jericho. Yan. Ay, ito pala. Ay, ito pala yung Jericho. Yan. Alright. Okay. Operate natin. O yan, o yan, o yan, o. O yan, o. Ayan yung Jericho. Yan, o, tama na. Alright? God's good. Okay? They enjoy the journey. Amen. Oh, at least kung babasahin yung Bible niyan, alam nyo na. Okay mo ba? And then, may pagkakataon na si Balaam may hinahir ni Balak para sumpain ang Israel. Dahil si Balak, hari ng Moab. Pero hindi niya masumpa-sumpa ang Israel sa kabila ng matigas ang ulo. Ah, bansang hindi nananampalataya sa Diyos. Hindi sila masumpa. Kaya nagalit si Balak. Ibibigay ko ang kahariyan mo sa iyo. Tapos pinapunta ka dito. Tapos nag-offer tayo. Tapos, yan, Numbers 20, 21, 22, 23 yan, no? Hanggang 24. Hindi mo sila masumpa. Binibless mo pa sila. Eh, paano? Binless sila ng Diyos. Paano ko sila masusumpa? Hindi ko sila kayang sumpain na sila ay binless ng Diyos. Babalik na naman tayo ng Genesis. I will bless you so that you will be a blessing. Kaya ikaw ay anak ng Diyos. Bless ka. Walang pwedeng sumumpa sa'yo. Walang pwedeng mag-cross sa'yo. Ay ikaw, ganito ka. Iko-cross kita. Wala. Kung paniniwalaan mo kasi yung alinan sa buhay mo, mangyayari sa'yo. Pero walang pwedeng kumross sa'yo. Walang pwedeng mag-down sa'yo. When God bless you, you are blessed forever. Amen. Nasa iyo lamang kung paniniwalaan mo ang kasinungalingan ng mundo at ang sarili mo. Kaya mga batid, nandito tayo, the truth will set us free. And the word of God, Jesus Christ is the truth. God is good and He is so gracious in our lives. And then they possess the land. Joshua divides the land. Amen. And then victory over enemies. Linista nila kung lahat ng mga tagumpay at yun ay laban ng Diyos at hindi laban ng bansang Israel. Kaya ang flesh, ang carnality, hindi mo yan laban. Laban ng spirit yan. Alright? Ang kailangan lang ay ang salita ng Diyos na patuloy mo bigyan ng panahon na itanim mo sa puso mo
At kapag nakita mo ang salita ng Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, that is the Word of God, the grace of God, the unconditional love of God, faith cometh and you can picture God in your life. You can picture the goodness of God. Yun ang magiging confidence mo. The disposal of your mental ability, mental disposition. Ha? Ano yung confidence mo? Ano yung nagdadala sa'yo ngayon sa buhay mo? The issues of life comes from the heart. Kaya nga mga kapatid, Israel begin to settle in Joshua. Ito po, nagsettle na sila. Punong-puno, paradise. It is an Eden. At today, paradise nga. In the middle of the desert, there is plenty of fruits, plenty of vegetables. Not because they are good, but because of the covenant of God in their lives, in the life of Abraham, and in the life of the seed, and that is our Lord Jesus Christ. Amen. Are you blessed? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's all stand. Music, please. Thank you, Lord. Let's thank God in our lives. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. We thank you. We thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Glory to God. Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. My faith will stand. Prayer, brother. Let's pray. Hallelujah. Tuloy nga po, O Diyos, na napakabuti mo. Nakita po namin ang journey ng bansang Israel mula kay Abraham hanggang sa promised land. Katakot-takot na reklamo, pagdududa, pagsuway ang ginawa ng bansang Israel. Subalit, O Diyos, ang iyong pangako, Panginoon, ay nangyari pa rin sa kanilang buhay. Sapagkat sinasabi ng iyong salita nang ikaw ay nangako kay Abraham, ikaw ay sumumpa sa iyong sarili. Dahil alam mo, Panginoon, ang kaisipan, ang laman ng puso ng tao. Kaya nga po, O Diyos, ang assurance po namin, ang iyong salita, na bagamat kami po, O Diyos, ay hindi maniniwala, you will remain faithful, O God. Hindi po nakasalalay sa amin, Panginoon, kung bakit kami ay magtatagumpay. Lord God, ang mga salita mo, O Diyos, ay tunay na katotohanan at ito'y aming mapapanangnan sa aming po mga buhay. Ang sabi mo nga, O Lord, it is not that willeth, but the God who show mercy. Hindi po dahil sa ginagawa po namin, hindi po dahil sa gusto ka naming, gusto po namin na i-please ka, O Lord, kundi, O Diyos, ang iyong kahabagan
ay nakasalalay sa iyo, Panginoon. At iyon ay aming pinaniniwalaan sa aming pong mga buhay. Kung kaya't, O Lord, naranasan po namin na iyong kahabagan, naranasan po namin ang iyong biyaya, O Diyos. Wala kaming ginawang mabuti, kundi, O Diyos, ito ay iyong pangako. Kaya nga po, O Lord, patuloy po kami na mananangan sa iyong mga pangako na you will never leave us nor forsake us. Gaano man kahaba, gaano man kahirap ang laban ng buhay, alam po namin, O Diyos, napagtagumpayan mo na ang lahat ng ito. And we are yours, O God. Kaya nga po, Panginoon, we are more than conqueror. Salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong anak na ginamit, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, nagkakaroon ng kaliwanagan, Panginoon, sa aming mga buhay ang patungkol sa iyong kabutihan. Salamat po, Diyos, at sa aming pampansamantalang pag-iwahiwalay. Alam po namin, O Lord, baon-baon po namin ang isang sandata sa aming pong mga buhay, ang sandata ng katagumpayan, sapagkat si Kristo ay nasa aming buhay. Kung aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. See you next Sunday. Thank you.